WhatsApp mga ka-Big Bites. Prince Caperal, aalis na sa Hinebra. Ang tanong, ano naman kaya ang dahilan? Pero bago ko sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Halos lalapit na pagtatapos ng elimination round at may mga ilang games na lang natitira. Ang TNT Tropang Giga nga ay tapos na mga laban nila at may kasalukuyan silang 8-3 win-loss record. Hindi pa sigurado kung ano magiging posisyon nila sa playoffs at kung makapasok nga ba sila sa top 2. Waiting na lang sila sa mga results ng ibang team. Malaki pa rin ang chance nila sa top 2 kung matatalong Hebra sa mga ulilaban nila. Ito kasi ang team na pinakadikit nila sa standing. Kaya pag natalo nga ang Hinebra, aakyat naman sa standing ng TNT. Samantala, kung active kayo sa social media, lalo-lalo na sa Facebook at sa mga sports pages, talagang pinag-uusapan ngayon na gusto daw makuha ng TNT Tropang Giga si Prince Caperal. Hindi sinabi ang dahilan, pero sa tingin ko, nakikita ni Coach Shot na may potential ang player na ito. Sa Hinebra kasi, hindi man lang siya pinapansin at hindi talaga siya nabibigyan ng playing time. Sa mga nagilaban nga ng Hinebra, hindi lang ngayong conference, kung hindi pati na rin sa mga nakalipas na conference, hindi talaga pinaglalaro si Caperal. May mga games naman kahit papano na pinaglalaro siya, pero sobra napakalit talaga ang playing time na binibigay sa kanya. Hindi pa man nagiinit ang mga kamay niya, ilalabas na agad siya. Mga 5 minutes pa lang siya nasa court, ibabangko na agad siya. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit ang taas ng expectation ng coaching staff sa isang player kung hindi naman nila ito binibigyan ng playing time. Kaya sa mga rookies na gustong pumasok sa PBA, manalangin kayo na hindi kayo mapunta sa Hinebra dahil mabubulok lang talaga ang talent nyo. Sa kabilang banda naman, magaling humawak ng players si Coach Shot at nagtitiwala talaga siya sa mga players niya. Binibigyan niya mga ito ng playing time para mapatunayan nila mga sarili nila. Kung sakaling magkaroon ng errors o turnovers sa mga players, patuloy pa rin niya itong binibigyan ng tiwala at hindi siya basta-basta sumusuko sa mga ito. Hindi tulad sa Hinebra na kapag nagkamali ang isang baguhan na player, hindi na talaga mabibigyan ng playing time. Magaling na coach si Tim Cone, pero hindi siya magaling sa pag-handle ng players at mas lalong hindi siya magaling sa pag-handle ng mga rookies at baguhan. Mas gusto niya yung mga players na subok at maasahan talaga. Hindi siya marunong mag-develop ng mga players, kaya isa ito sa mga hindi magandang katangian ni Coach Tim. Napakarami magagaling na players ang napunta sa Barangay Hinebra, pero nabulok lang ang mga talent nila. Sana'y baguhin ni Coach Tim ang sistema niya tungkol sa pag-handle ng mga rookies at bagong players. Pero sa kabilang banda naman, hindi natin alam kung bakit ganito ang ginagawa niya. Baka may mabigat na dahilan na hindi natin alam. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano masasabi nyo sa pag-handle ni Coach Tim kay Caperal? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.